And hello people! Medyo kakaibang interview natin ngayong araw. Hindi ito ang pangkaraniwan nating Corina Interviews episode dahil ito'y biglaan. Kaya wala ang ating magic na mga silya. Kakaiba. Dahil impromptu. Pero kahit na wala siya sa ating iconic chairs, iconic ang naging sagot niya sa aming kwentuhang magkaibigan. Eto na. Biglaan man, ang ganda pa rin ang usapan. Veteranong aktor na si Aga Mulak. Ibinunyag ang mga krisis niya sa buhay. Mula sa kanyang pagre-rebelde noong kabataan niya, sa struggle niya sa kanyang katabaan at taas ng timbang, nanirahan nga ba talaga siya sa bangka ng isang buong taon? Hanggang sa pagpapakasal kay Charlene, lahat yan exclusive. Only here on Corina Interviews. And Aga Mulak is in my house! Wow! Woo, woo, woo! Yay! Thank you, thank you. Thank ang hirap po namang imbitahin. Hindi ah. Ha? Hindi ah. Hoy, pag umamin ka, tagal na natin. Ilang beses tayo nagkakasalubungan. Aga, pa-interview naman. Oo lang ito ng oo, hindi naman natutuloy. Gusto naman, naiyalang ako sa pagsabi sa bahay, gano'n. But, Oh, kita mo, walang masabi. Hayaan mo na, nandito ka na. Ito na, oh, andito. Correct, andyan ka na. Oh, ako na pumunta sa lugar mo talaga. Madali. Diba? Yun ang punishment mo. Kailangan siya ang pumunta dito sa bahay ko. Hindi, mas okay sa akin yun. Really? Mas okay sa akin yun. Talaga. Kasi nahiya ako pagka, any, totoo to ha, totoo. Nahiya talaga ako any, ano, sa personal ko. Parang bibigyan ko pa kayo ng problema pa. Like maganda, like when I watch your show, parang nakikita ko you go to mga sa mga places nila, di ba, sa mga lugar nila, parang nahiya ako ipakita yung ganun. Very private, we respect that. Yan. Ano ka ba, pwede naman tayo sa talyer dito nga, okay nga dito eh. Yeah. At sakita ka pa oh. Yeah. No, pwede kaming talyer, pwede kaming golf course kasi nag-golf ka. Oh, balita ko magsa-start ka na daw mag-fitness training, pwede tayo pwede tayo sa gym. Saan nakakarating yung mga chismis din? Parati naman, but you know, because of all the, you know, as I got older and all those mga fad diets na ginagawa ko, you know, it just caught up on me and na-confuse na rin talaga ako because I really exercise a lot. Oh. I work out a lot. I'm very active. But my nutrition is really bad. Mali na yung ginawa ko. Talaga nag-jumble na. So what happened was, imbis na lumilita ko, nag-store ng fat. You know? Okay. Until I, talagang finally I made a decision to follow this parang normal nutrition plan that's really good for the muscles, good for your metabolism. Parang you lost weight na. Which is, I did. I lost 16 pounds. 16? Wow. Well, of course, yung first 10 is water weight lang yan, ano? Oh. And then, but gradually, I lost inches already. That's great. Slowly. Wow. First month. So, but this is something that I can do for the rest of my life. Noon ko pa narinig to parati sinasabi, you know, you stick to that. But you know, ang artista kasi, na nasanay ako sa shortcut, you know, parang, you know, when you have a project, you do crash diet, and then you work on the project, and after the project, you just let go. Kasi I do like one movie a year or one movie every 2 years. Uh-oh. So the rest of the year, you just like parang, you know, relax lang, alam mo na. But I exercise a lot, Di lang halata. What's your exercise? What's your preferred goal? I play badminton, I play golf, I walk the 18 holes, I gym in the house. Wow, okay. Yes. Oh, that's good. Yes. That's good. Lalabas din yan, lumalabas na eh. Basta, ang sinabi nga nila, okay lang na nakita ka ng mataba, okay lang.
Di ba, aling, alam mo naman, mahilig tayo mag-fat shame dito ng ang tao. So, okay lang sa akin na sanay na sila. And because that's the truth naman talaga. I really gained so much weight, you know, nung pandemic talaga. But sinabi ko, okay lang yan. Importante you end it right. Of course, and you're young enough right, to diba? Do it. Yeah. Kailan ba yung pinaka-hunk moment mo? Kaya anong edad ka nun? I was 38, 39, 40. With abs and all? Yes! Totoo, natatandaan ko pa yun yes, eh. Yes, ganun yun. 30, 39, 40. And then 40s, medyo naglalo ako konti-konti. And then I started, you know, because of age also. Because hindi mo pa alam yung 40s and 50s, ano? Mm. So it's true, no? As you get older, and mali ang kain mo talaga, yung ginagawa yung mga shortcut, right. The more you store fat. So I didn't realize I was gaining 5 pounds, 10 pounds of fat every year, no? Parang ganun. So from 160, 170, you become 175, 180, 85, 190. Right. May nasa 200 ka na. And then the pandemic, I hit 250. No way! No, because I really gave in naman talaga. Nung pandemic, sinabi, hinto ang buong mundo, di ba? Parang mo sa akin, parang, hihinto ang buong mundo. Eh di, kakain talaga ako. I love to eat, you know? Parang, tsaka, di ako mag-workout. Kain lang. Tapos sabi ko pa, parang, ano ibig sabihin nito noong una? Lahat ng sa industriya natin, wala magkatrabaho? Wala. Talagang, hindi ko pa alam, di ba? First week, di ba? Yeah. Totoo ba to? Or second week ka rin? Ito na nga, totoo na nga. Ay, di kumain ako. Ayun, kasi wala namang trabaho. Wala akong gagawin. And then yung GCQ, I remember that June, nagdagat na kami. Tumira na kami sa dagat. Hello! We lived in, nag-boat kami for like a year, almost a year. No way, did you do that? Yes! Tumira kayo sa bangka? Sa boat. Sa boat? Yes. Wow, for a year? For a year, we would just go, uuwi lang kami siguro nung medyo lumulubag na, umuwi lang kami. For like 4 days to check on the house, and then we go back again, and then we go to Palawan. Ikot-ikot na kami. With a full crew. Camera. Yes, with yes. With your kids. Yes, kami nga apat. Wow, that's the best place to avoid COVID. Exactly, so umiikot-ikot lang kami, talagang nasa dagat kami. There's food and ganyan. And oh wow, that's the best. Tapos wala nakakakita sa'yo kasi hindi ka kailangan umapak sa buhangin. So kahit na nagkakataon na, nandun lang kami sa buhay. Wala nakakita sa akin. So ano ka na, tatulong ka lang sa tubig. So lumaki na talaga. Oh. 250 pounds. Wow. Namimingwit din kayo ng isda, hindi? Yeah, minsan mo. Mayroon akong maliit na speedboat that goes around that we can fish in. I can't believe you actually did that. That's like bucket list of everyone, but nobody really does it. Yeah, but marami kami gumawa nun. And then after that, then nauso na yung a lot of people realize that para sa dagat nasa dagat lahat sila no? so maraming and then the people started buying, you know, parang sinabi niya, we have one life to live, you know, parang ganun. So they started buying properties in the beach, mga beach properties, they started buying boats, they started buying ganyan. Wow. Yung mga ganun. Timing lang. Yung GCQ na yun, wow. Talaga. Yan bucket list kaya hindi naman isang taon, isang buwan lang ako. We would go home naman. Oh. But meaning, pero talaga hindi, naka-live aboard talaga kami. And you would keep docking also. Yes, we would go around. Oh, let's just go to ganyan, let's go to ganyan. So ganun lang. Paano pag bumabagyo? So tago muna. Tago kayo. Tago lang kayo. Uwi ako Manila. Oh. Mabilis na naman ng mga 4 days lang yan, three days. And then you're back again. Wow, what a life. Wow, that was something. Pero mahirap pa. Ngayon kung iisipin ko, if I'm gonna do that again now, parang hindi ko kaya. Totoo. That time lang, parang it was like freedom. Kasi parang, di ba, yung nangyayari sa mundo, di ba? So nakaganong ka. And then, syempre, sagat-sagat, excited ka. Parang first time ganong katagal, di ba? Oh. And parang, then you really realize that you don't need anything. Right. I mean, exactly. just oxygen and food. Yeah, and the boat. And the boat, yeah. Oh. Parang ganun, meaning, in terms of yung mga material na, you know, damit, clothes, expensive, ganyan, expensive cars, expensive watches, expensive, all this collection, parang lahat yan, wala. Right. That's so true. What was the most difficult part na parang nangingimi kang balikan tungkol dun sa life yung, na ganun? Yung kain, tsaka yung... yung lifestyle na yun. But you know what I did now is I got mga memberships sa mga beach clubs, sa mga ganon, na may mga gym, golf course, ganon. So every time we use a boat, we anchor there, and then I make
I make it a point to I'll play golf in the morning, I'll gym in the afternoon. Ah. And then sunset, nasa boat ako. It's also for your health kasi. Yes, right? yes naman. Well, you have to live long for your yes. kids and your grandkids. Nagkataon lang, na-excite lang ako ng 2 years eh. Na-excite lang ako 2020. Dear, hindi kasalanan yan. Okay lang yan. yun yung mga it's not like a major sin, you know. I mean, uh-oh. It's really, ano. Pero masakit yung lumaki ako talaga because, and then work started happening na. Ito na yung offers mo. And you're like, I would say no talaga because I cannot. Okay. I cannot. Hindi ka pwedeng lumabas hanggang sa point na, eh, so nagpapapayat na naman ako. Hirap ako, hindi ko kaya. So, ito na, nagkawa na ng, may TV show na ako ginawa. Ako ang inyong Taragame Master, Aga Mulak, at ito ang Taragame! Gumawa ako ng TV series of 5, my first series ever, and then I was kind of overweight there. Well, not kind of, I was overweight, but I lost 10 pounds at that time. Feeling ko, payat ko na. But if you watch it again, like, man, laki ka talaga. 200 plus eh. Never ako bumaba ng 225. Oh, wow. But from 250, I brought it down to 225. But hindi ko na ako makaligpas dyan. Now I'm down to 216 now. Wow, congratulations. Oy, palakpa ka naman natin. Oh, pumapayat ka. Mahalo ta. Oh, actually, inaano ko na sa publiko. Ina-announce ko na yan. Sinabi ko nga na, pag di ako pumayat this year talaga, di nyo makita, hindi na ako gagawa ng pelikula talaga. Sayang naman. Alam mo, whenever, ito walang bola ito ha. Whenever, I hardly ever watch Tagalog. Okay, totoo ha, totoo. But the few that I've watched, and they always ask me, who do you think is a good actor? Ikaw ang number one ko. Oh, naman. Ay! Okay ba? Totoo yan, ha? Totoo yan. Thank you, kasi ma'am. The few of the movies that I've seen that you were there, I like your style of acting that is minimalist. No. Alam mo yung mga idiosyncrasies yeah. na mga ganon, di ba? Real lang, real. Real lang. Yung mga konting, yung mga small things that real actors actually do it deliberately, pero hindi mo halata. It's my responsibility, I think, as an actor to at least even at this age to always latay, di ba? Aside from health issues, of course, but it's also nice to look good and feel good about yourself. Of course. Yeah. So because I experienced talaga you being big and up to now I'm still experiencing it and it's hard. Parang napagod na ako sa kulay black. Oo. Napagod na ako sa paglalabas sa gabi. Kailangan may jacket ako. Kailangan, gano'n, misa kahit mainit. Kaya pag may invitation ako na lunchtime or ganyan, parang, hindi lang ako pupunta. Mainit. Tapos pag sinabing kailangan ganyan. Pero pag sinabing formal, uh-oh. You know, suit ka, black tie, okay sa akin yun. Pero hindi na ako pwedeng bumili ng RTW na, I mean, uh-oh. Of their, hindi na pwede. Kailangan paggawa ka talaga kasi correct. May size. But right. I had to accept the fact that I was really big. So anyway, parang ganun. Oo, nga, but you're on your way. Yes, you're on yes. your way. Papakasal tayo. Saan tayo dito na? Sa tsahin mo, sa Bacolod. Sa bahay namin. O ano, gagawin ka katulong ng nanay ko? Gusto mo pa yun? Alam ko anong mga nawala sa akin para punuhan ko ng lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Kumusta kayo? Hello. Imagine, even after 40 years in showbiz, yes. you're still relevant. Oh, biro mo, ikaw pang hinahabol. Sa totoo lang, ha, hindi na ano ha, it's now more difficult to mold a superstar, a real star. Napapansin mo? Kasi niche markets na siya. Iba na nga ngayon eh. It's really iba different. Na, di ba? Iilan na lang kayong natitira na nabuo ng industriya as it was before. Before, yes. Because it's different now. Yeah. I mean, you can be a star in your own small YouTube channel. Yes. Pero a star of your magnitude, ilan na lang kayo? Tayo magkakabatch, ano? Siyempre, alam natin yung mundo na yun, ano? Where, right. where we had to, may mga batas tayong sinusunod, you know? Yes. May sinusunod na protocol bilang artista. So, meron tayong ganung kinalakihan, di ba? Right. Iba kasi ang ano, ng YouTube talaga. Yes. Yung vloggers and all, ano? May kanya-kanya silang style, which I watch. Yeah. I really appreciate them and iba-iba eh. Iba na talaga basta iba. Iba na talaga. Iba talaga. Kasi iba. Dati, ang reach natin, nationwide, there were no yes. options. Yes. So they just watched you in the big screen and on TV. TV. And waited on you. Yeah. Ngayon yes. On demand. Konti lang manonood sa'yo. Yeah. Dati, nationwide, worldwide even yeah. because of TFC, di ba? Yes.
Kaya bihira na yung mga katulad mo. Kaya kanila pinipilit talagang gumawa ng pelikula. Diba? Okay, so 49 years. 49 ba? 40. 40 years because baka they're if you count, kasi kung kasi hindi naman ako nag-artista nung bata ako. Parang sinasama lang ako ng tita ko. Or because my dad was a producer of ni Ninyo Mulak. So pag may bata, kunyari, o kailangan ni Ninyo ng kalaro na bata. O si Aga, patawag mo si Aga. Pasusundo ako sa bahay. Nauna si Ninyo kasi si baby. Ninyo talaga, superstar talaga, child wonder talaga. Oo, baby pa siya. Ako, ano lang ako, one scene lang, extra lang ako. Pero yung real movie na ginawa ko talaga was really 84 Baguettes. Baguettes, no. So it's my 40th year now, this year. Amalia Fuentes was the first in your family na magpunta sa showbiz. Yes. And then parang nagsunod-sunod na kayo. Ninyo. And then of course my uncle, yung daddy ni Ninyo, and my dad was helping my tita produce their films. So sila yung nasa production. Si Tito Alex ang nasa office, si Papa ang nasa field, and then mamaya si Ninyo, build up na nila si Ninyo. That's a story, no? So ang Mulak, meaning ang nag-start talaga is Amalia Fuentes, of course, ano, right. Sa buong family, nagbigay ng break. Pero ang nagpasikat na pangalang Mulak is Ninyo Mulak. Ninyo, yes. Kaya nung growing up kami, pag sinabing Mulak, ano mo si Ninyo Mulak? Yan, gano'n. Correct, nung nasa eskwela kami, di ba? Para feel na feel mo naman. Pitsong ko yan. That's true. But we're kids, yeah. But you carved your own name as soon as you came in. Iba no, naman ang image mo kasi kay Ninyo. Nung child wonder kasi si Ninyo. Ako yes. Kasi para teenager yes. Na yung Baguettes. Para gano'n. Oo. May dancing. Ano. May gano'n. So, teka muna. So, ano yan? Talaga bang nasa dugo yan? Or napilitan ka lang ba nung una? Or you really like to act? Nagpa-practice ka sa harap ng salamin? I was always performing. Performing sa, you know, sa, ang tita ko would always call, si Aga, sabi magkakapatid, magpinsan, parating ako yung inaharap sa mga bisita nila. Parang ganon. Okay. Ako yung always na nagaganon. But, I never dreamt of like acting, like I want to be an actor. No, of course, it was all parang the glitz and glamour, parang wow. Because I remember with Tita and Ninyo, Onin, and nagpunta kami sa mga carnival pa sa Pasay. Yung mga pag-Christmas. Just sa Pasay, may bisikleta, nag-rent, mga ganun-ganun. Yes. So nagpunta kami ron, tapos pinagkakaguluhan sila. Siyempre, I was 11, 12, 13, mga gano'n. So, parang sa kawaw, sarap ha? Parang gano'n lang. Yun lang, parang gusto ko yan, ganyan. Oh, oh. So, sinabi sa akin ni Papa, gusto mo mag-ganyan. O, kukunin ka ng Baguettes, to movie, ganyan. Siyempre, nahiya ako, but I really wanted to. Like, sige, ganyan, punta ako. So, and then, shooting na ako. Parang gano'n lang kadali dati. And it so happened na marunong ka umarte. Gano'n. I tried. Hindi ako sinasabi marunong ako noon because pasado. Kung panoorin mo yung Baguettes, talagang, Lord, pati yung boses ko na, yung boses mo noon, ano? Mga tati, halikit na tayo. Ganon. Ano wala ka pare? Hindi halta ka edad ni Mami. Oh, still. Oh. Pare, hindi halata misis. Kamukha ni Brooke Shields. Hanggang ngayon yata eh. Oh, hindi! How many movies all in all? Did you count? I don't know, no. You don't know? You don't count? Bakit? I don't. Talaga ba? I just work. And then it became a profession. So parang umabot na rin sa punto na profession na, trabaho na, nahihirapan ka na rin minsan. Diba? May sakit na rin. May pains na rin yun. Kasama na yung mga experiences of ups and downs of life. And then, being affected of this all worldly things. What is your worst crisis in showbiz? Did you ever have a crisis? Yeah. People do not know anymore, but I had my 80s, really bad 80s. Really? It was Baguettes and gone. Oh. It was Baguettes. And then I did Miguelito. I won my first actor award, best actor award when Miguelito. I was 16. Miguelito, Batang Rebelde. Sinira mong buhay na aking ina. Hindi mo siya ina. Nagpapanggap lamang yan. Isang babaeng pakawala ng mga kaaway ko para guluhin lamang tayo. Sinungaling! Sinabi niya sa akin lahat. Then magkasunod, napakasakit Kuya Eddie, with both directed by Lino Broca at that time. And then, pero nung time na yon nagre-rebelde na ako. I was 16, 17, nagre-rebelde na ako noon. Okay. Because I did not understand what my dad was doing na
Nasa bagets ako, ba't mo ko pinapagawa ng mga serious na pelikula? Hindi ko gusto yan. I want to have fun. Parang inalis mo ako sa mga kaibigan ko, parang ganun. I didn't understand because he was talking about career and like, when you're 15, at that time in the 80s, you don't think of career, you know? Right. It's like, I'm having fun. Parang galing ako sa, gusto ko mag-enjoy. Enjoy mga friends ko, ganyan-ganyan. Biglang hiniwalay ako. Kasama ko mga serious actors, matatanda. And I'm like, ha? So even when I won Best Actor, parang, hindi nga ako pumunta. Ha? Bakit? Hindi mo sinipot? Yeah, kaya marami akong hindi na pupuntahan na mga, nasanay ako sa ganun. So, that became my, you know, even in the 90s, hindi ako ano sa award talaga. Meaning, gusto ko yung ginagawa ko. Gusto kong gumawa ng magandang pelikula. Pero pagka binigyan ka ng tropeyo, kilig ka. Siyempre, kilig ka. Pero hindi mo habol. Hindi mo talaga habol. Mm. Wala na akong tropeyo ang hawak. Ilang awards ang, ilan pelikula. So far ang awards? I don't know. Dami na rin eh, no? Yeah. Dami parang na. Ano, I can humbly say really, medyo parang ganun. Talaga. Parang halos so every... So may room ka sa bahay? Wala akong trophies. Nakatago ng lahat. Sa akin, it's just work. Like work. Yung paggawa ko ng pelikula, trabaho talaga. Grateful, very, of course, but it was more of my personal. That's what mattered at that time. And even up to now, parang it's my personal space. My yung buhay kong ito. Okay. And then, pag magtatrabaho ako, doon lang ako nakaka-experience ng like this, promo sa TV, I'll do this, and mga ganyan. Aside from that, it's just really private. Meaning normal. Pero pag sinabi mo aga mulak, parang, ay, artista, di ba? Parang ganun ka agad, ano? Eh, hindi naman din siya, ano, hindi ka rin naman nakikita sa mga sosyalan, at saka sa mga... Meron akong grupo lang talaga na mga kasama. Oo. Just, ano, but... Hindi rin ako sanay na maraming, parati may pupuntahan. Oo. Parang mas gusto ko rin, kunyari, basketball lang ako, or mag-barbeton ako with my friends, and then, or in my younger years, in my 20s, 30s, parang I have my private, just, kunyari, if I want to go out, drink, and have fun at the time, party, then I create my own place, you know, parang, we get a bar, and then, we make sure that yung bar na yun hindi kilala, hindi tinatao, then we close it. Ah, ganon. We close it. Kasi parang wala namang kayo kinikita eh. Oo. O, hindi kami nandito. So, yung from 10 friends, magtatawagan, 50, 20, mamaya, 50 full house na yun. Correct. All my friends. So, masaya. Oo, masaya, no? Wala nakakaalam, wala nakaka... You know, andun lang kayo talaga. Correct. Teka muna, bago natin iwan yung buhay mo as an actor, may favorite role ka sa lahat ng ginawa mo? May mga, not role, but I always look at the yung pelikula. Pelikula. Parang natatakot ako sa role kasi. Totoo to, ha? Talagang pelikula ang tingitin ako yung storya. Kung paano tatakbo yung pelikula, hindi yung role ko. Para bang pag binasa ko yung script, pag ikinento mo sa akin yung pelikula, tungkol saan, ganyan. So, iisipin mo muna yung viewers mo, parang, gusto ba nilang makita yung ganyang pelikula? Pag feeling kong parang maganda yan, parang kakagatin yan na parang okay yan, then I'll do it. Okay. So, what's your favorite pelikula? Isa sa mga gusto ko, pati yung pagkagawa, pati experience, sa set, is kailangan kita with Claudine. Uy! Huy! Kanina pa kita kinakausap, hindi mo ko pinapansin. Ilabas mo yung nasa sa loob mo. Carla, ayaw kong pag-usapan ng buhay ko. That's one movie that we did for like 10 months. And then I did Sana Maulit Muli also with Leia. Nigay ko rin sa'yo lahat ng karapatan. Pero hindi ang karapatan na tapakan ako. Because nobody has the right to hurt me this way. Hurt? I did, yung My Minamahal also was very meaningful sa akin. Bakit? Ha? May problema ka ba? Saan? Ba't mo ako tinitigan? Bakit? Bahol ba? Mahipan ka na hangin. Binabalaan ko kayo ha, hindi ka taluyan, pamangking ko yan.
Bakit labis kitang mahal, and then Dubai. Alam ko anong mga nawala sa akin para punuhan ko ng lahat ng pagkukulang ko sa'yo. And then yung sa... Marami siya, kasi hindi ako gagawa pag hindi ko gusto talaga. Oh. When I work naman, that's my life. I'm there. Oh. Wala akong social life. Wala yung ano ko, yung personal ko, wala. Diyan tayo. So hindi ako nagre-reklamo na nagmamadali ako. Umuwi, no, kung gusto natin mag-shooting ng one year ako gagawa ng pelikula. Kahit hindi ako bayaran. Ah. Oh, basta gusto ko nasa set ako, gumagawa ako ng pelikula. Kasi pinag-uusapan yung mga love teams. Alam mo yung nagkahiwalay si Catherine at saka si Daniel, ganon. What do you think of that? Yung mga love teams na nagkakahiwalay? I'm sure masakit sa kanila yung kahit si, it's not just love, a love team, ano? They're into a, they're in a relationship, ano? So at that age, at the time before that age ko, pag naghiwalay kayo, masakit. Masakit. I'm sure masakit para sa fans sila. But also they have to realize that I think, you know, that yung haba na yun na mula nung bata sila hanggang ngayon, this age, ang susunod pa niyan, ang susunod na diyan is kasalan eh. You know, and siguro I think there comes a point, not just sa kanilang dalawa, no, but sa marami, no, but there comes a point in time na you have to settle down already. And what if one is not yet ready? Correct. Diba? Okay. And one wants to settle down or one wants to move on and experience more. Meron ganun, ano? May ganun, oo. May meron ganun. Kumbaga so, yung growth is not sabay or something. Oo, eh, ganun. Or na-outgrow nyo yung, ano, yung... Each other. You outgrew each other and parang, what ganun. Mm-mm-mm. Iba-iba yan. Iba yung sa kanila. Iba, ang sinasabi ko lang yung sa akin, ganun. Parang, yun ang feeling ko, parang... Ano sa'yo? Teka muna, sandali. Tatanin ko pa lang yan. Sana, minimum, when you're, di ba, pag meron kang girlfriend, magkaroon ka ng, you know, minsan 2 years kayo, 3 years, 4 years, 5 years, and minsan sasabihin, parang, what's next, di ba? So, right. Minsan lumagulo, lumalabo, but, you know, you try to save it, pero actually, ayaw niya na. You know, looking back, siguro, parang, kaya sa akin, kala nila, dami kong babae na ganyan-ganyan. Hindi, hindi po totoo yun. Meron akong parang tinitingnan ko kung hindi tatagal, parang ko feeling ko, ano, ay medyo umaatras ako. Pero so, pag na-inlove talaga ako, pag type ko talaga siya, liligawan ko talaga siya, parang gano'n. Yun yung style. Parang gano'n, liligaw ka talaga kasi parang gusto ko siya. And then, but sometimes, unfortunately, pag ang nangyayari kasi pagka naghihiwalay, para sa akin, sa tingin ko lang, is because pag nagkakilalanan na kayo, that's when you realize, parang hindi pala. Mm-mm. Anong style mo? Kailangan meron ng kasunod? Or hindi naman, di naman ako nagbabait-baitan, pero siyempre, misa may mga sabit ka rin, diba? Parang kinikilig ka na rito sa isa, diba? Kinikilig ka na rito, parang... May reserva na nga. Pag kinilig ka na, parang patay ka. To problema yun, ha? Problema yun. I mean, bata ka, bata pa ako nun, or bata pa tayo lahat nun, ano? Parang, paano to? Parang, Hindi pwede. Pero pagka love team, ano ba yun talagang automatic, or it's really a real temptation? I never had a love team kasi. Because you never had a love team. Bakit? I never had a love team. Pinili mo talagang ganon? My dad. Ah, your dad? Yes. Dok, aga si Leia, yung anak nung kaibigan ni Papsi, si Dok Aga, veterinarian. Sumo? Ayan na. So you meet Charlene. So, yes. So in the case of Charlene, love at first sight, alam mo na siya na talaga? Yes. Yeah. It was parang ano to, parang basta alam mo na. Alam ko na siya. Talaga? How long? Na sa akin, parang, how long? Mabilis. 3 hours. Really? Into our conversation. What? We've always been together though. We were working, not always, but we were, she was a late addition to sa Okidokidok, but she was working there for like 3 years already. And, you know, I would date
I would still date, and you know, and meron akong girlfriend, may ganun. And malayo, wala kaming connect talaga. Para we're friends, you know, we're, you know. Until one day, we're just given the chance to magkakwentuhan, you know. So, kakwentuhan kami, taga-taga kwentuhan. Of course, I was going through something also at that time, you know, and I was like, nakikinig din ako sa kanyang ganyan, and sabi ko, parang ito yung asawa ko. Totoo. I really wanted to settle down. I was ready to settle down already. And I said, meron pa ako naglalaban no, can't be, di ba? Parang cannot be. Because? Kasi parang kaibigan ko to, parang hindi ko, parang wala, there's nothing there. There's really. And then suddenly you're like, but ganap, sobrang bait nito. So, kumbaga sa 3 hours ay nag-usap kami, nahulog yung loob ko sa kanya. And sinabi ko, parang, kasi kilala ko rin na sarili ko. So, medyo, di ba, when you're young, you're medyo ganun. So, you had to make sure that yung nararamdaman mo is totoo. But that week, I made the decision that I told my mom, like, Mama, sabi ko, I think I'm getting married. Before you even told Charlene? Yes. Oh. Okay. Wala naman kami relationship eh. Correct. Wala eh. Ibang klase ka din. So, I think I'm getting married. That's, madrama ako sa buhay dati. Mati ako, ganun. And then my mom mentioned Charlene's name. She said, si Charlene ba yan? Sabi ko, close ako sa nanay ko, ha? Parang Charlene. Parang ganun. Ako, nakikita ko. Sabi niya, ganun mama ko, nakikita ko kayo. Pag pumunta ako sa set, parati ka ba alaga sa kanya, mabait ka sa kanya sobra. And at that time, nung sinasabi sa akin ng nanay ko yun, parang, what? Like, impossible. No. Pero iba to mga iba. Iba itong nararamdaman ko. Hindi, wala itong ganun. So anyway, dumaan lang ang 2 weeks doon. And then we were gonna tape. I mean, I made a decision already that I was gonna marry her. And she didn't even know about it? Kaloka. Oo. Hindi ka natatakot na baka ma-reject? Hindi. Kasi nakakasama ko siya. Nakikita ko talaga siya. And then I look back now. And I said, bakit ko naisip yun? Sa totoo lang, parang weird din eh. Kasi kapat ko naisip yun, siguro nga all those years na nakakasama ko siya, nakikita ko yung pure, ang bait talaga. Napakabait talaga. And then when I got a chance to spend time with her, kwentuhan na kami. After taping, nakikwentuhan lang kami, kwentuhan. Na ano lang ako, parang na ganun lang. And long story short, 2 weeks later, 3 weeks later, magta-tape kami sa ng Okie Dokie Dok in Singapore for my birthday. We were all there. And I invited all my friends already. All my friends. You know, wala silang alam. Wala pa. Ha? Wala pa. Wala lang ang alam. Okay. Ako lang ang may alam nito. This is just the grand plan, you know? Parang, and then my birthday, I proposed to her. Kami dalawa lang nandun. I just said, it's really like this. Nagpuntuan, ganyan. So, there's that, parang may pahiwatig na rin ako na parang, you know, I like you and like that and ganyan. Hindi ko sinasabi yun, ha, but, yung through our actions lang. Oh. And I just popped the question and she said yes. Doon ako naluha kasi if feeling ko mag-no siya, then I will court her, you know. Okay. Iligaan ko siya because parang hindi ko siya pakakawala na talaga. Alam ko na talaga na siya eh. Parang kakaiba. Kumbaga hindi na kayo nag-girlfriend, boyfriend, nagpop ng question ka na lang. Nahiya na nga ako magkwento nito, dahil ko nagkakwento na nito, nahiya na ako. But kasi so people forget, you know, a lot of people don't know that. But you know kasi habang pag kinikwento ko kasi to, kahit ako na weirdoan din ako, sabi ko, parang paano mo nga malaman na siya yung paano ko na kasi siguro di wala kayong relasyon, you know? Oo. And then ito naman, sabi ko nga sa kanya, "Why did you say yes?" Oo. Bakit ka nag-yes sa akin? Oh. Ano sabi niya? Because she saw that my heart. Oh. Okay. All these years, parang she knows. She knew na maganda yung ano ko. Maganda yung... Parang okay. Siguro sinasabi, babaero ko, or si Aga, lulukoy ka na niya, ganyan. She saw through. Parang nakita niya yung no. Galing, parang, you know, ano. Talagang soulmate. Yeah, we're 23 years now. So what's the secret? I mean, with kids, beautiful children, twins. Kanina pa po ako nagtatanong sa kanya ng mga tips, by the way. Oh, anyway. What's the secret? Yeah. Ang sikreto wala sa akin, nasa kanya talaga. Totoo. Yeah.
Siya ang nagdadala. Siya talaga nag-ayos sa akin. Medyo marami siyang dinaanan din sa akin. But kaibigan ko siya talaga. Pero mahal na mahal ko siya talaga. Nice. Even up to now, it's still the same. It hasn't changed. Uy, hindi pangkaraniwan yan, ha? If we go out as couples, you know? Parang, yeah. What, me alone, you with Fred, wala akong ganun. Ah, wala kang ganun. Ano na ako? Yun yung nagbago. Yes. Oo, yun yung nagbago talaga. Yes. Ano yung nagsawa ka na lang? Hindi lang. Kasi madami rin pangyayari. But one is parang the realization of parang that parang can't be. Parang it's not gonna help. Parang kailangan siya ang kasama mo. Totoo. Hindi barkada. Mm. Para mas, saka mas masaya ako kasama asawa ko. At least you're at peace, you know? Very. Yeah. Sobra. Oh, oh. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Yung, I think, itong katahimikan na ito na parang masarap matulog, masarap gumising. Madali yung makatulog, masarap gumising. Right. Tutulog kami nagkikwentuhan. Pag gising mo, nagkakape kami. Kwentuhan pa rin kami ng kwentuhan. Oh, oh. Like, kunyari, may work day ako, nalilate ako because nagkikwentuhan kami. Totoo ba? Yeah, bigla gabi, I gotta go. Tama na, tigilan na ito, tayo maliligo na ako. Maliligo na akong gano'n, kailangan kasi maliligo na ako eh. Correct. Oo, kasi kami talaga, pag sa next start kami ng coffee, yung pag-gisa mo, good morning. You up? Oh, you up, tara, coffee, again. Totoo ha, ato na ito. Ganun niya yan, pag-gising. Titigil mo agad. Pag may ilaw na yung phone niya, madali yung kwarto, pag ilaw yung phone niya, bukas yan. Kasi ganun pa ako, are you up? Yeah, are you? Yeah. Tara, let's go. So excited na kami. We go down the house, then we have coffee na. Yeah. Kwentuhan. Every day. The twins. Yes. Were they planned? Pinlano yung talaga na twins sila? No. Hindi. Talaga, no. No. Okay. Kasi, when that happened, di positive siya. Tapos kasama niya mami niya, nagpa-check sila. Pagbalik niya sa akin, pinakita niya sa akin yung ultrasound. So pinakita sa akin, there's your baby. Sabi ko rin ako, what else did you notice there? Sabi ko, di mo na ako marunong, di may baby na tayo, syempre, alam ko naman, may baby tayo. No, we have twins. There's another one. So nagulat ako, I remember that night, nasa Vera Perez Gardens kami, talagang kambal. At that time, felt weird. Ah. So, parang ayoko. Parang may kambal ako. Parang yung ang naisip ko agad identical, ano? Parang kambal, banana B1, B2, di ba? Parang ganun. Ang mabilis yung utak ko, I was only 32, 33 years old. You know? I was like, parang ano yan? Lalaki yung mabilis to. Like sa loob ng isang minuto lang, nag-isip-isip mo agad yan. Parang pareho ng jumper, pareho ng damit, pareho ng mukha. Parang, why? Bakit ganun? And then I asked her, what do you mean, twins, ganyan? We have two, ganyan. I mean, what? Ito yung magkamukha, ganyan? No, they're fraternal. Because one is a girl, one is a boy. Parang ganon. It depends. At that time, hindi pa nakikita yon. So, on her fourth or fifth month, that's when we found out. We saw the girl right away. Di ba sinasabi pag girl yung burger? Uh-oh. Tapos pag lalaki, turtle. Parang may turtle, ganon yun. That small thing, ganon, may ulo ng turtle, ganon. Right, so right. So it's a boy and a girl. So we had a boy and a girl. And I remember vivid, like 2 years before that, or a year before that, we were talking, how many kids do you want? Sabi ko, ako ayoko marami. So I just want, yung typical lang, I want a girl and a boy. And a boy. Ganon lang, yung typical lang. Tapos sinabi niya, me too, ganyan. And then, that's what happened. Yun, nandung ba sa amin, babae at lalaki. And a dress, and a tosha, and daddy. Say hi, mama. Hi, mama. Definitely, hindi na masusundan. Well, we would joke about it now. Right. Ano, parang ganyan, parang because I think that'd be a better, parang, like when I was younger, parang nahinibago ko pa sa mga bagets, ano, hindi mo pa alam ganyan. Of course, alaga ka, pero meron ka pang buhay na iba. Sabi ko, if I do that now, spoiled ang anak ko sigurado. Parang, di ba? Di na ako lumalabas kasi, di ba? So parang talaga tututukan mo siya. Tapos sinabi niya, would you want to do that again? Sabi ko, no, okay na ako. O hintayin mo na lang yung apo mo. So what's the secret to twins? Pwede mo ba akong turuan? The secret to raising twins. Daddy.
raising them. It's like, yes, brother and sister lang naman yan, di ba? Ganun lang yun. Yeah. Hindi ka nagpapa, like competition, pag nag-cook. No, kaya hiwalay sila ng school. Ah, hiwalay ng school. Hiwalay kasi ng school mula nung bata sila. Hanggang ngayon, hiwalay sila hanggang pag-graduate nila. Anong edad mo sila pinaghiwalay ng room? Ayan, tanong din namin yan. Pagdating nila ng mga 6 or 7. Like that. Correct. 6, 7. Basta nag-school na yung grade 1, yung year 1 nila, yeah, hiwalay na sila. Hiwalay na ng room. Ayan, ganon. Yes, okay. Yes, hiwalay na sila. Wow, they grew up to be really good-looking kids, ah. So they're nice. They're not nice to you, but I mean, they're really mababait na bata. Mababait. Eh, parang strict daddy ka. Between you and Charlene, ikaw talaga yung ano? Hindi. Minsan, stricto siya. Na pag stricto siya, at nakikita ko yung reaction ng bata, parang sinasabihan ko siya na, no, it's okay. Or minsan, pag ako naman yung galit, ako yung nagaganon, and she'd tell me naman na, don't be like that naman. Parang, yun naman, they're okay naman, ganyan, ganyan. When we got married, and we got our kids already, nagano na ako, one film every 2 years, one film every, it was really family time for me. Patagal na, hindi nila napapansin ang tao yan. Oh, bakit? Hindi nila napapansin yan. Medyo kakaiba, no? Talagang parang, look back, talaga, in year 2001, 2002, 2003, every 2 years na lang ako may movie. Correct. Yeah. By design. Yes, yes. Parang very conscious sa'yo to make this family work. Yes, yes. No? Yes. Saan galing yun? Hindi ko alam. Parang, talaga ito yung pinaka-ano ko. Yung nakuha ko na ito, parang, you know. Ah. Yeah, may ganun talaga. Even up to now, na kunyari, may nangyayari sa mundo natin, and then I just look at my family and like, I'm okay. Right. There's all these things happening outside now, like may ganyan, all the nice cars, all the beautiful ganyan, or the ganyan. Siyempre, ikaw chasing after the wind tayo, no? Parang wala naman napupuntahan yan. No? I just look at my family, I'm okay na. Mm-mm-mm. Okay na to. So, the simple joys of that. Why did you give up the farm? I remember your farm. Yes. Taal. Wala na eh. No one was using it. We had it rented first, no? Oh. Leased for like how many years until it was sold already. And even the birds, di ba? Yes. Ang hilig mo rin sa ibon. Dati, wala na yun. Wala na lahat yun. Kasi, parang mga faces yan. Yes, oo. So dati dagat kami and then went to the farm. But yung farm naman namin was not really a farm, ano? It was really parang a vacation home talaga, yes, na we built together. Uh-oh. And then it was really nice because the kids growing up were there, no? There. Sa lupa, yung development, so construction, paggawa ng kalye, so nandun sila, so puro libag sila. Yung mga hindi nagagawa sa village ba? Yes, sa loob ng village. Nagawa nila yun doon. So growing up, nakaganon sila na nandun sila sa talagang very earthy kids. You went there! I did, of course. I fell, remember? You went there! Gulong-gulong ako doon. Ako, si Mar Yosef. Eh, kasi kasi naka-heels. Nakita mo yung setup na yun? Yes. Yun yung construction pa lang noon. Dinidevelop. Pero may aviary ka na noon. Oh, yun ang first ko build. And then, yung nahulog ka noon, yung lugar na yun, yun yung mga bedrooms, that area. Ah. Na-flatten na yun. We built that, rip-rap. Alam mo yung parang bed and breakfast siya. Yeah, so we built villas there. Paikot yun. That's 8 hectares of ano. And you thought that you would make it into a business? No. Never did. Ah, really? Just for the family? Just for that talaga. Oh. Okay. Privacy again. Okay, yeah. So, nung nagawa namin lahat yun, that was, doon kami lahat nagpa-party, doon kami nag-i-enjoy, doon kami nag... Doon lang kami parati. The moment pumasok ka ng gate doon, andun ka na, kahit 1 month ka nandun. Magagawa mo na lahat ng gusto mong gawin doon. And again, it was a phase. So, when you said... Well, matagal siya, no? Matagal siya. It lasted for like 10, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Matagal din. Okay. Matagal din. Yung wala nang gumagamit, that's why we had it leased and then we sold it already. Kasi of course, the increase in value also. It did, of course. Oo, di ba? Yeah. Maganda din. It did. Magaling ka sa pera? Magaling ka humawak. I mean, hindi ka magastos. Magastos ako. Ah, magastos ka rin. Ang tawag nga sa amin ni Shirley, sa aming mag-ama, si Andres tsaka sa akin, is MOG kami, mga Ministry of Gastos kami. Oh, kailangan mag-enjoy ka sa buhay talaga. Oo naman. Kailangan mag-enjoy ka. Kahit nung bata pa ako. That's true, no? I even told my manager before when I made it back good in this industry,
I said, I'm gonna have fun. I'm gonna invest, of course, and I'm gonna do business here and there. Basta quiet lang lahat yan. We just invested right. Hindi ako naghahabol masyado ng material, although mahilig ako. You know, marami na akong napalagpas na magagandang opportunity, but I said, if it's not meant for you, it's not meant for you. May ganun, no? Ah. So I was able to, we were okay naman. We're okay naman. So, oh, good. We're okay naman. Oh, so life well planned. So ano pa yes. Nasa bucket list mo? Bucket list? Yeah. Travel more or... Bucket list. Yeah, what is bigla there? Bigla ako dun ah. Talaga? Oy, yan ang turo list. Sa akin ng tita nena mo. Do you know that this is one of my favorite stories of yeah. all? I was yes. in the hallways of ABS-CBN. I entered her makeup room. Yeah. Tita nena, how are you? Sabi ko, I haven't seen... And I think she's one of the smartest yes, women yes, tita. Oh. ever, oh. right? Hay nako, iha. I am on my last good 10 years of walking. So you know what? Yeah. I always plan my life by the decade. By the decade. Sabi niya. So this decade is going to be about travel and more travel and more. Why? After 10 years, hindi na ako iha makakalakad. So yes. that's what I plan to do. Yes. I took it to heart. That's why I now plan my life by the decade. By the decade ka. Oh, so ngayon, ikaw, ayan, baka, diba? Now sa akin is really, now this, ano, is just, I just live life. Hmm. I just live life talaga. Noon pa. And then after a while kasi, as you get older, nakikita mo na parang, hindi naman talaga importante. Importante, talaga. Correct. So if you ask me if I'm living a comfortable life, yes, I am. Comfortable because parang I know where I stand. I know. Tapos in terms of experiences, parang I've experienced it all already. Right. Yeah. So okay. the experience I am experiencing now, the life I am experiencing now, is a life of a husband and a father. And an occasional actor. Yes, of course naman. Uh-oh. I mean, hindi mo wala yung paggagawa ko ng pelikula, pero yun ganyan, di ba? May pelikula kang gagawin. And then, I enjoy the filming and then the promo. And then pagkatapos yan, then it's quiet time again. Mm-hmm. Quiet time meaning hindi naman boring yun. Meaning, you wake up, pag ayaw mo lumabas ng bahay ng 2 days, kapajama ka lang, ganun. Or gym ka, kape-kape lang kayo, tas kain-kain konting ganun, tas workout-workout. And then you golf, ano, I golf a lot. And then, I golf and then dagat. Oo. Dagat. We just, you know, kami ni Shirley kasi parang, tara, ganun lang kami. Kunyari, we want to go tonight, bigla lang tonight. Oh, we just mag-intercom lang, di ba? Oh, panda, ganyan. Masa naman na yun, yung gano'n yun. Oh, panda nyo na, ganyan. Oh, tapos pumunta ka lang. Talagang made for each other talaga kayo. Ay, yeah. Mm-hmm. Yes. Tsaka, itong mga anak mo, sumusunod sa yapak nyo and you're okay with that. That's your decision. Oo, ang hirap sa showbiz, ha? I know. Mahirap. Kaya nga sabi ko, baka naman you guys are looking at the mga end results, ha? The end results are like this, you know? If it's nice, it's nice. If it's bad, it's bad. But sinabi ko naman, like, kahit saang business naman, you know, saang sector ka, it could be bad, it could be good. Mm-hmm. Basta it's your decision. Sabi ko, kayo yan. You want to do it, you want to do it, you like it, you want that, then do it. But that's they can also fall back to a profession. They have that na already. Uh-oh. But hindi ko may pagkakait sa kanila itong industry na kinalakihan ko rin. Correct. Because I know it's good also when you hit it off well, then you hit it off well. Uh-oh. But in-explain ko lang sa kanila, that's hard work. It's not like that. It's not like it's hindi. Correct, even in our youth, ano, sa kabataan natin, di ba? It's work. Blood, sweat, and tears, anxiety, and all, depression. Lahat siya, madadaanan mo lahat yan. But I guess that's part of life. And my son would always tell, but dad, I'm not afraid. I'm not scared because he believes in destiny, di ba? Galing. He wants to do it, and wherever that it takes him, then bilang lalaki, he tells him na parang, I'm not doing anything. Parang... Oh. But I need to work more than, I mean, work big, you know. Work kagad big. Uh-huh. Big strokes ang gusto niya. Big strokes. Mm-hmm. Parang he wants to make... Big moves. Yeah, he wants to make big moves. But he's ready to fall and fail. Mm-hmm. And then go, bangon lang again. Bangon lang. Yun naman sinasabi ko sa kanila, parang bangon lang.
Ako sabi ko, hindi nyo alam, ilang beses na ako, up and down, up and down, up and down, up and down, dapa, 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 bangon lang ng bangon ng bangon. Correct. Until the day we go. Oo nga. Bangon lang, kala mo mga kapit lang talaga. Kapit yeah. lang. Bisa masyado natin sineseryoso sa buhay, di ba? Enjoy lang, kapit lang. Uh-huh. Okay lang yan, dadaan naman lahat yan. If you look back, really lahat, dinaanan naman lang natin. Totoo lang. But it's really up to us. Kasi sometimes, ang dami na natin meron, hangad pa ng kung ano-ano. Kaya hindi tumitigil. You know? Well, life well lived so far. Di ba? So far. I'm 54. So siguro, pag nagkamali naman ako, pag dati ko na 65, matanda na ako. Oy, bata pa yan. That's why I know na parang, ah, ba't ko ihintayin mag-65 ako? Di ba? Parang yeah. in-enjoy ko na nung in my 20s, in my 30s, in my 40s, in my 50s. Now, I'm 54. Parang when you ask me, your bucket list, parang oh, talaga hindi ko na alam talaga. Kasi nagawa mo na rin nagawa lahat. Nagawa ko na lahat talaga. Nagawa. Yung kaya kong gawin lang naman. Oh. Ibig sabihin yung kaya ng budget namin, yung ganun lang. Nagawa na namin lahat yun. Correct. Tapos yung nga pa, yung mga huling biyahe namin, pag naglalakad ako, medyo pag mahaba na yung lakad, masakit na sa bewang. Ha? Ano yung last ano, trip nyo? Masakit na sa bewang yan. Ha? Because we have quick trips. Yung mga long trips, I tell you, totoo to, naramdaman ko na ngayon yan. Yung medyo dati, I look forward to mga long trips, you know, tutulog ka lang, I'm restless now. Oh. Parang nasisikapan na ako doon sa higaan na yun. Parang uh-huh. I look for my bed, I look for that space. Parang dati, di ba, 12 hours, 14 hours, kayang-kaya. But I enjoy the freedom because hindi ka nakilala. The moment na sumakay ka ng aeroplano, kahit sakay mag-stop over, okay na, di ba? Hindi ka kilala. Or, yun lang ang masarap lang doon, ano? Yung pahinga. But yung traveling, medyo, yung jet lag, hindi ko na, iniinda ko na yun. Matagal na ang jet lag ngayon. Ito, honest lang. So, totoo yun. Mm-mm. Iba totoo. Na. So, may ganun na ako. So, we do short trips. We go to Hong Kong all the time. For, you know, kunyari, we just want to go for 3 days. Kain-kain lang kayo doon, walking. But not shopping, ah. We don't shop talaga. Ah, hindi kayo ma-shopping. No, hindi kayo ma-shopping. We love to, yung mga fine dine, we enjoy that. Good wine, good food, with friends, you know. Ah, nice. Puro mga oldies na kami, mga ganun, di ba? Meron ka pa bang role na, may ganun ba? May ganun ka? Yung role na gusto mo pang gawin? Actually, meron akong role na noon pa sinasabi ko, pero may ilang scripts na binigay sa akin, di naman nila na maintindihan. Ah, ganun. Hindi naman nila makuha. Siguro, maybe you have to write it yourself. Yeah, I think at that time hindi pa panahon na, no. But I think ngayon panahon na talaga. I can do it now. I need to lose weight first. Okay. I need to lose this weight first. I want to see that movie. Ayaw mo sabihin ng plata, no? Mga next year. Well, kasi pagkatapos noon, I think yun na yun. Eh. Parang kasi tumatanda na rin naman ako. Diba? Oh. Yeah, tumatanda na rin naman ako. So, fabulous ka pa rin, makinis ka pa rin naman. Ano basta nalaban lang ako hanggang tinatanggap ako ng tao. Nandiyan ako. Pagka, kunyari, magsusupport na lang ako. Ganun na. Stop na yon. Okay, hindi ka pa naman doon. Ang layo mo pa doon. Marami pang gusto ang tao sa'yo. Look, you've been so scarce. And I think that's part of the secret why people want to see you. Because every role you've done has been a good one. And you became scarce. Biglang, syempre, nananabik yung tao sa'yo. Diba? Uy, excited ako sa pelikulang yan. Ikaw, write simple mo na lang. Simple lang ito. Ano yung gusto kong gawin? Yes, yung gusto mong gawin. Maganda to. And masakit to. Nakakaano to. Parang, mayroon akong gusto lang ipaalam sa tao. Parang, when I do this movie, isang makabuluhan na pelikula na parang, if you want to present to them na parang, yan ang pinagdadaanan nila. Ito yun. Okay, oo. That's an exciting prospect. Mahirap siyang gawin, pero maganda siya sana. Why not? Kung magawa yun, iniisip ko na yun talaga. Maganda. Tsaka now is the time because you have Netflix and all of that. Yes. I mean, whatever plot you can think of. Yes. From dark to darker to very light. Pero ang gusto ko kasi mapanood ng tao. Kasi minsan, pagka dark, ayaw na nila eh. Dito ka muna sa big cinema. Gusto ko gumawa sila talaga. Gusto ko gumawa, pag gumagawa ko ng pelikula, gusto ko panoorin. More than awards and ganyan, gusto ko panoorin nila kasi sayang. Sa bagay, no? Parang alam mo yung ganda ng ginawa namin, parang ginagawa ko to para sa kanila. Tapos,
sana panoorin nila. Pero hindi naman nila pinanood, okay lang. Sanay na rin naman ako doon. Oh, para bang, hindi naman lahat ng gagawin mo, type nila eh. You know, ang tao naman, pag nakita yung trailer, it's, they've made that decision already. Ah, I want this, I want to see this film. Or, ayoko yan. Oo. Ganun. Correct. Naman. My last film was 2019. What? Miracle in Cell Number 7. Oh. Oh, for the festival. Right. That was right. My last. Tapos na nag-pandemic ng 2020. Tapos din ako gumawa. Oo nga. Kasi 2021, nag-offer na sila. Malaki nga ako, hindi pwede. 2022, sabi ko, wala pa festival. 2023, nag-festival na. Ayan na, bumalik na yung tao. Ayun. So I want to congratulate also sila Ding Dong, sila Marian. Yeah. Diba? Kasi I know that feeling na mag-number one. Sarap talaga. Oo. Parang, but all your hard work, di ba? When it pays off like that, parang sarap eh. Right. And they opened the doors again, no? I mean, this particular film festival opened the doors again. Yes. Kaya nga, Minnie, I'm not saying na, kasi ang festival talaga, binabantayan ng tao talaga. Because yung when you show your films sa regular months, it's hard talaga. Correct. Aga, thanks so much. Thank you too. Ang dami nating pinag-usapan. Paano natin pagkakashing ito lahat? Diba? Graduate. Sumakum laude ka na sa buhay. Oo. Akala ko sumakumlaude ako. Ha? Paano nangyari yun? Hindi. Sige, sige. Sa School of Hard Knocks. So, congratulations. Congratulations. Salamat. O, ya, magkikita tayo ulit. 20 pounds later. 40. 40. Okay, okay. Palakpakan. Ay, palakpakan ng 40 pounds. Wala ba? Ganyan muna. Basta, mawawala muna ako ng ilang buwan. Oo nga.